Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video mga ka-DIY, meron lang ako isi-share sa inyo. Ayan, isang LED TV mga ka-DIY, wala siyang brand. Dito walang brand. Bali ang brand niya mga ka-DIY ay LED TV lang talaga. So problema doon ito mga ka-DIY, sabi na may-ari ay dito sa screen. Nagkakaroon ng problema sa screen. Ayan, so saksak muna natin mga ka-DIY. Tingnan natin kung anong nangyari dito. Plug-in natin dito sa ating AC at power on tayo. Ayan. So meron tayong power dito. Then power on na lang natin dito sa ilalim. Tingnan natin kung ano nangyari sa screen. Ngayon, power on na siya, na kulay green na. Tingnan natin yung screen mga ka-DIY. Itaas, yan o. Yung bandang itaas. Yan, tapunan natin yung tao, baka makapila tayo. Yun o. Yan, sa screen. Yan o. Kita nyo ba? Yan. Yan mga ka-DIY. Pansin nyo? Yan, nagdo-double image. Yan, ito. And so, yan. Bandang itaas. Ito mga ka-DIY, bandang itaas yan o. Yan, sa gilid. Papunta doon. Yan. So, panel problem ito mga ka-DIY or screen issue. Yung ganito, screen issue or panel issue yan. Yan. Okay. So, buksan natin mga ka-DIY. Power off lang muna natin at patayin muna natin to. Tingnan natin kung anong nangyari sa screen. Power off. Tara, simulan natin kalasin ito. Ito yung likuran mga ka-DIY, oh, LED. LED lang siya, HD TV lang. Yan, consumption. Yan lang kanyang, ano, pinaka-name. LED lang siya. Wala siyang brand. Mga China, ganito. Yan, pero maganda lang sa China mga ka-DIY. So, repairable yung mga China. Madalas, mas madali siyang i-repair kumpara sa mga branded. Okay, kalas muna tayo ng mga screw dito. Tanggalin muna natin yung screw. Ano, tayo yung unang makabukas sa taan ito mga ka-DIY kasi yun, no, kinakalawang na yung mga screw. Tabi lang muna natin ito. Tapos tingnan natin mga ka-DIY kung anong nangyari sa screen. Buksan natin. Okay. Check muna tayo ng voltage mga ka-DIY dito sa ilalim sa top board dyan dito. Check tayo ng voltage dyan. Tanggalin muna natin itong takip para hindi, ano, yan. Next mga ka-DIY, tanggalin natin yung mga speaker. Bilan na muna natin yan. Ayan mga ka-DIY, so bago tayo dumiretso doon sa problema, check muna natin itong DC to DC. Malamang gumagana ito kasi nga buhay yung screen natin. Pero check pa rin natin mga ka-DIY. Set lang natin yung ating tester sa DC. Then mag-body ground tayo dito. Dito na sa chassis, lagay na lang natin yung ating ground. Okay, naka-DC tayo. Then power on natin. Ayan, sinaksak ko na. Nakasaksak na tayo. Power on na lang natin to. Ayan, antayin natin bumukas yung backlight.
Power on. Ayan, bukas na. Tapos mag-voltage checking tayo. Ayan mga kaDIY, bukas na yung kanyang backlight. Pwede na tayong mag-check nyan. Dito sa BCC natin, 12 volts. Sa fuse, okay naman. Next mga kaDIY, yung kanyang 1.8 volts. Okay naman mga kaDIY sa 1.8 volts. Tapos dito tayo sa BDD. 3.2. Okay yan mga kaDIY, walang problema yan. 3.3. 3.2, okay lang mga kaDIY. Okay naman yung voltage, BGHP. BGHP. Ano, BGHP. Ayan. So around 22 volts. Okay mga kaDIY, pasok yan. Then next tayo din mga kaDIY, yung kanyang 17 volts. Sa 17 volts mga kaDIY, okay naman tayo sa voltage sa 17 volts. BAA. Yan, 17 volts. Then direkta tayo dito sa kanyang BGH. Yung BGH niya dito sa bandang dulo. Ayan, BGH. 20 volts. Pasok yan mga kaDIY, 20 volts sa BGH. Then dito tayo sa BGL. BGL niya negative o minus 5 volts. Okay yan mga kaDIY, basta BGL ay negative yan. Okay, dito tayo sa OE. OE. OE, tingnan natin kung may voltage. Okay naman. 1 volts sa kanyang CKB, around 1.6 ito or 1.7. Ayun, 1.8 yung kanyang CKB. Okay naman mga kaDIY, wala akong nakitang problema sa kanyang mga voltahe. Then ang next natin gagawin mga kaDIY, tatanggalin natin itong sa gilid na mga screw papunta ron. Tatanggalin natin yan, paikot. Ayan, hanggang dito tatanggalin natin yan. Then mga kaDIY, titingnan natin kung may side cop sa gilid. Pag wala ang side cop ito mga kaDIY, malamang dito tayo mag-focus sa kanyang mga signal. Okay? Tara mga kaDIY, buksan ko lang muna. Buksan natin. Tanggalin muna natin ito para ma-check natin yung kanyang side COF. Kasi half screen siya mga kaDIY, meron siyang, hindi naman siya totally half screen, pero may damage yung screen niya, doon niya sa ating side COF. Subukan lang muna natin. Pag walang side COF, alam nyo na mga kaDIY. Nasa side COF yan kapag ganun nangyayari sa screen. Okay, tinanggal muna natin yung kanyang power button at saka yung kanyang indicator. Baliktarin muna natin. Okay na. Tabilan muna natin dito. So ayos mga kaDIY, meron siyang side COF. Yun o. Dito sa kabila, wala. Dito yan sa kabila meron. Ayan mga kaDIY, ito side COF natin. Yan ito, isa, dalawa, tatlo. Ang kanina mga kaDIY, yung problema niya dito, bandang itaas, di ba? Pag ganun. So ibig sabihin mga kaDIY, kapag ka ito ang nagka-problema, ang mangyayari niyan, may nawalang voltage yan dito sa gilid, dito sa kanyang side COF. Dito natin yan makikita. Okay, pwede tayong kumuha doon sa pinaka source. Dito na natin kukuha. Dito sa unahan, papunta doon. Or pwede naman dito tayo mag-jump, papunta doon mga kaDIY. Tara, itry natin mga kaDIY na tingnan yung kanyang side COF na ito, yung kanyang model. Kung ano yung model number ng kanyang side COF. Tingnan natin sa Google, dun hanapin natin, tapos hanapin natin yung kanyang data sheet nito. Okay? So yan mga kaDIY. So tanggalin muna natin yung screen, tapos ipatong natin mismo dyan sa mismong screen din. Ganito yung harap, pagka inangat natin yan, baliktarin natin papunta rito. Para yung side COF niya ay mapupunta dito sa kabila. Dito na tayo niyan mag-check, pag nakatiaya na. Okay? So ayan mga kaDIY, tinanggal ko na yung mga tape dito sa banda itaas. Ayan. Kapag kayo magtanggal ng screen mga kaDIY, make sure na nakapantay ito doon or patungan nyo sa ilalim para maging pantay. Kasi minsan kapag inalis natin to, dito na pala bumangga yung screen mo. Malamang mabasagan ganyan mga kaDIY. Yun, paalala lang sa mga baguhan lang. Okay, tanggalin natin mga kaDIY. Gamit ako ng suction cup ng CRT. Ayan o. Okay. Ito.
angat. Pagkatapos, baliktarin natin dito. Okay, lapag natin. Medyo marumi yung likuran niya, oh. Ayan. Ito na yung ating side COF, yan, oh. Diyan tayo mag, ano, tira para mabilis yung ating pag-troubleshoot dito. Ayan. So, paaba ko lang mga ka-DIY, paganito lang para mas madali yung galaw natin. So, ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, yan yung banda itaas, yung nagpi-flicker dito. Ito lang naman na side kanina yung banda dito. Pero yung banda ibaba, wala naman. Ito na sa itaas. So, dyan banda sa itaas mga ka-DIY dito. Yan yung kanyang side COF. Ito. Yung kanyang side COF. Bale, isa, dalawa, tatlo. Ito yung nawala ng voltage mga ka-DIY o signal. Kaya nagkakaroon ng flicker yung bandang side na ganito. Pero ito buo naman at saka doon sa dulo buo naman. So, ibig sabihin dito yung problema. Kaya dyan tayo nagtutok ng ating microscope camera. Yan o. Yan, yung ating microscope camera. Ito yung ating ano, mga ka-DIY o. Yan o. Yung pinaka-model ng side COF. Yan, NT3953OH-C5203A. Yan, yan yung mga test point. Balatan natin yan mga ka-DIY. Balatan natin gamit yung ating, ito yung ating blade. Sana yung blade ko. Ayan mga ka-DIY, yung blade natin, kiskisin na natin dito. At tutok na lang tayo doon dyan. Ayan, kiskisin ko muna yan mga ka-DIY, ganito. Ayan, kiskisin natin. Tapos tingnan natin kung ano yung nawala dito. Yung data nito mga ka-DIY, pwede kayong kumuha ng data dito sa kabila. Balatan nyo itong kabila, kiskisin nyo, makukuha nyo yung data kasi dito lang karong problema eh. Ito yung walang problema. Kaya dito tayo kumuha ng data. Pag kumuha kayo ng data mga ka-DIY, yung dito kayo banda kumuha ng data, yung unang pinasukan, yung entrance. Kasi yan o, kita nyo naman sa glass yan, papasok sa dito. Ibig sabihin, ito yung enter, ito yung out. Ito yung entrance niyang voltage, entrance ng voltage o papasok. Ito naman yung output kasi yan, nakita naman sa glass, yan o, papasok. Yan. Ito naman yung entry. Kaya dito tayo magkalikot ng mga test point yan. Kiskisin ko lang mga ka-DIY. So, ayan mga ka-DIY, tapos ko lang kiskisan dyan. Nakatotok na yan dyan mga ka-DIY, yung ating monitor, yan o. Yan, ito yung nakiskisan natin mga ka-DIY, yung mga bilog-bilog na yan, tapos ko lang kiskisan. Ito lang naman importante, yung BGL, ito BGL to eh. BGL, 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 BGL. Ito naman yung ating BGS na sa itaas. Ayan, ito mga voltahe na rin yan. Ito yung signal natin, yan, signal natin yan. Ito, signal. Ito yung nawala, nilagyan ko na siya ng flux, kasi nga ready to resolder na yan. Ayan, may flux na yan, mayroon ng flux para just in case na maghinang tayo mamaya, malagay na natin yung ating jumper dyan. Ayan. So, kung nakikita nyo mga ka-DIY, dito yan. Yan o. Yan, yun ang nakatutok sa ating microscope. Yan. Ito, dito naman bandang kabila, dito. Bale, kiniskis ko na rin yan. Yan o, may mga kiskis yan. Dyan ako kumuha ng data, papasok dito. Dyan ako nag-tester. Bale, ginamit kong tester mga ka-DIY, ganito, habang gumagana yung ating TV, gumamit ako ng karayom, tapos isang test probe, ganito. Yan, test probe na mayroong karayom. Yan. Bale, ginawa natin, bale, tinusok natin doon sa, kiniskis natin dito, pinaris natin doon sa kabila. Ayun, nahuli natin mga ka-DIY, nag-normal, pero kapag tanggalin natin to, balik naman siya sa flicker, bandang itaas. Ibig sabihin, yung signal na yon hindi nakakatawid ng mabuti rito sa kabila. Okay? So, ang signal na ito, sa gitna, hindi nakakatawid dyan. Kaya, na-confirm natin mga ka-DIY, gamit itong ating wire na ganito na mayroong karayom. Ayan. So, hindi ko na alam kung saan ko nalagay yung ganito ko, yung pang-jumper ko sa mga side COF. So, tusok natin dito, tapos tusok tayo doon, ipares lang natin yung kahawig niyang test point. So, yun, huli natin na nawala yung flicker. Ayan, nakapatay pa yan mga ka-DIY kasi nga ready na tayo sa paghinang. Meron na tayong flux. Ito yung flux na ginamit ko. Ayan, paidan nyo na lang dyan tapos hinangin na lang natin. Okay? Maghinang tayo dito.
papunta rito sa kabila. Okay? Tara. Ayan, tapos na natin inangin yung isa. Isa naman. Ayan, pakapit na. I-connect na lang natin doon sa kabila. Okay. So, ayan mga ka-DIY, ito yung bandang dulo. Yan ang bandang dulo. Ito naman yung bandang gitna. Kung napapansin nyo, ito yung dalawang wire na kinunek natin. Dalawang signal. Ayan. Kung napapansin nyo doon sa ating monitor, yan o, dalawang signal. Ayan, yung nawalang signal doon sa kabila, tapos ito, nawala. Ayan, yung BGH, tapos itong BGL niya, ay wala namang problema kasi may mga supply naman dyan. Tapos ito BGL, 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 BGL. Then mga ka-DIY yon, yung bandang itaas na yon mga ka-DIY, ito. Yung bandang itaas yan, yan ang 1.8 volts. Tapos yun naman ang 7 volts. Ito naman sa baba, 1.3. Yan, 1.3 volts yan mga ka-DIY. Ito naman mga ka-DIY, ang signal din yan. Okay? So, testing natin mga ka-DIY. Okay, mga ka-DIY, so medyo gabi na. Plug-in na natin, kumain pa ako sa labas. Ayan, so plug-in natin. Yung board niya, ilagay ko dito sa bandang itaas. And then, power natin dito. Power on, yan. Nilabas natin yung kanyang ano. Yan, yung kanyang pindutan. Pati yung board, nilabas ko na rin yung board. Yan, antay na lang, nag-power on na. Yan. So yan mga ka-DIY, okay no? Yun. Ito naman mga ka-DIY. Ayan. Yan yung ating monitor. Ito yan mga ka-DIY. Ayan. Okay? Ito naman yung sa kabila. Ayan, nilagyan ko ng tip. Baka masagi ko. Ayan, baka masagi natin. Ayan, okay naman mga ka-DIY. Wala naman tama. Yung screen, okay pa naman. Ayan. So okay na mga ka-DIY. Ayan. Malinis na malinis. Dito hindi na pwedeng galawin kasi nga ayan oh nakaano yung mga wiring natin. Ayun oh, okay na oh. Ayun. So ganun lang mga ka-DIY, meron na kayong reference. So maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa ating channel. So yun lang mga ka-DIY, okay na siya. Yan, so ibabalik ko na lang yan. Bali, ito ayusin na lang natin yung jumper natin na dalawa. Yan, yan o. Yan, masagi natin. Yan, ayusin na lang natin to. Ilalagay natin dito sa gilid para hindi makita dito. Yan. Okay na? So, hanggang dito lamang mga ka-DIY. At maraming salamat sa inyong panonood. Suportahan din natin yung ating mga kapatiknisyan at mga kapatik vlogger. Okay, hanggang dito lamang. God bless inyong lahat at maraming salamat. By the way, GM Tutorial. Bye-bye.